So dapat tayo practical. Huwag na tayong mag-inarte pa. Hindi nakakabawas ng pagkatao ang pagsuot ng mga second-hand na damit. Magandang araw and welcome to my channel. So, alam nyo, isi-share ko, mayroong nagbigay ng damit kay Clyce. Ang nagbigay sa kanya ay half Filipino, half British. Siyempre, ang lola nyo practical, di ba? Alam nyo, ang lola nyo kasi, wala akong kaarte-arte tungkol sa pagdating sa anak ko. Hindi ako yung tipo ng mommy na bili na lang ng bili. Kasi, sa totoo lang, sayang. Dahil madali nilang nalalakihan, di ba? Tulad nyan, mula nung ipinanganak ko siya, ilang peraso lang ang damit niya. 6 to 9 sets of clothes lang ang meron ng anak ko. So ngayon, syempre ako, laging nasa park. Dahil nga, hindi naman ako nag-work. Ang mga nakakausap ko sa park ay yung mga angels ng mga bata doon. Yung mga nag-aalaga sa kanila. Mga Pilipina din. Tapos, yun, napag-usapan namin, naikwento ko na ako, hindi talaga ako yung tipo ng nanay na bili ng kung ano-ano sa anak ko. Kaya sabi ko, okay nga lang sa akin kahit bigay lang yan. Kasi after 3 months, 6 months, malalakihan niya na. Kaya syempre ako, nanghihinayang. At alam niyo ba? Oh, ito pa, di ba? Yan. Ito, bigay to ng Pakistaning bata. So, yung nag-aalaga sa kanya, Pilipina. Tapos tinanong niya ako one day, sabi niya sa akin ganon, kung gusto ko pa daw ito, scooter. Kasi nga, sabi nung mami nung bata, ipamigay na lang. Kasi kung walang may gusto, ipapatapon. So naghanap siya, eksakto ako yung natanong niya kung okay lang daw sa akin. Siyempre, gamit na nga. Sabi ko, nako, okay lang, laruan lang yan. Diyos ko, mag-iinarte pa ba ako, diba? At saka sayang ang pera. So, malalakihan niya rin ito eh. Oras na lumaki na siya, mas malaking scooter na naman. So, bakit kami bibili ng bago? At isa pa, kaming mag-asawa. Pareho kami. Kahit yung asawa ko, okay lang sa kanya. Nung nakita niya na nandito na ito sa bahay, naku po, siya pa ang unang naglaro nito. Siya pa ang sumakay-sakay. So, in fairness, matibay naman talaga siya, di ba? At pati ito, ito naman, galing to ng China kasi yung bayaw po doon nag-aaral. So sabi niya, ano daw gusto namin pasalubong para kay Clyce. So ito yung naisip ko. At ito na nga, ito yung mga damit na binigay nung nag-aalaga sa half Filipino, half British na bata. Ilang taon na ba, Siris? Ilang taon na ba yun? Hindi ko matandaan kung ilang taon na si Siris. 8 years old yata. Ah, basta yun na. Basta ang importante yung mga damit niya. Ayan. Yung isang damit niya, nasuot niya na yun. Ito, hindi ko pa nalalabhan ulit. So, kailangan labahan ko pa. Siyempre, parang amoy stocks na, di ba? At meron pa siyang binigay na sapatos. Kaya lang yung sapatos, masyado pang malaki. Kaya siguro, ang gagawin ko, ipapadala ko na lang yun sa Pilipinas. Dahil, masyado pang matagal kung ihihintay ko dito sa anak ko, di ba? So, dapat tayo practical. Kung alam naman natin, mayroong mga nagbibigay at ang anak natin ay 1 year old, pataas, 2 years old, sayang naman, di ba? So, huwag na tayong mag-inarte pa. Hindi nakakabawas ng pagkatao ang pagsuot ng mga second-hand na damit. O, di ba? Kaming mag-asawa, hindi naman sa wala kaming pambili. Siyempre, alam nyo naman yun. Hindi ko naman sinasabing napaka-big time namin. Hindi ko sinasabing napaka-big time ng asawa ko. Pero, capable naman kaming bilhan ang anak namin. Kaya lang ako at ang asawa ko, pareho kami, hindi talaga kami maselan pagdating sa mga ganitong bagay. Kasi alam namin, malalakihan talaga ng anak namin. Pero, pagdating sa sapatos at sa mga footwear, kung nandito kayo sa abroad, okay lang. Okay lang na kahit mamahalin. Alam niyo kung bakit? Kasi dito, halimbawa, yung tag,
70 dirhams na slippers. Alam nyo, may amoy. After ng ilang oras na suot-suot niya, may amoy na. Samantalang sa Pilipinas, yung tag 70, magkano na yun? Less than 1,000, diba? Makakabili na tayo ng pagkaganda-gandang klase ng chinelas or sapatos. At syempre parang bongga ko na kung nakasuot ka ng 700 or 1,000 na chinelas or sapatos, diba? Kaya ganun na nga mga mari ko, mga dudes. Huwag na tayong mag-inarte-inarte pa kasi sayang. Saka na natin bilihan ng mga mamahaling gamit ang anak natin. Siguro sabing ganun, mga pag 6 years old, 7 years old, pwede na rin siguro. Kasi, di ba, medyo matagal-tagal ng konti sila lumaki. So guys, ito na nga. Ito yung sapatos na binigay. Di ba, napakalaki pa niya, oh. So, pwede na itong pakinabangan ng mga pamangkin ko or pamangkin ko sa pinsan. Alam niyo, napakadami ngayong mga bata sa amin, mga pamangkin ko na sa pinsan. So, yung ibang damit dito ng anak ko, ipapadala ko yun sa Pilipinas. Eksakto, yung isa kong kapatid ng anak, kailan ba yun? Last year. So, mag-1 year na rin yung anak niya in February. So, yun, sabi ko nga ganun sa kanya, huwag na siyang bumili ng mga gamit ng anak niya kasi maraming damit itong siklay. So, sayang naman, sino ang gagamit nun, di ba? Sayang talaga, ipapadala ko talaga lahat yun sa Pilipinas. At hindi ko talaga binibilihan tong anak ko ng napakadaming laruan, alam niyo ba yun? Kasi nakakapagod maglipit. Pero syempre, kailangan ko pa rin siyang bilihan kahit papano. Pero ilang piraso lang, hindi yung talagang bonggang-bonggang dami. At alam niyo, ang binili lang namin sa kanya na bonggang-bongga na, ito ang padulasan. So nakita niyo na rin siguro yun nung birthday niya, may in-upload akong video, di ba? So i-check niyo na lang yun. Itong padulasan na may basketball ring, tapos mayroong duyan. O may kasama pang bola. At yung bike, yun. Yun na ngayon yung ginagamit ko pag dinadala ko siya sa park. Nakabike na siya ngayon. Pero syempre yung bike na hindi niya pa kayang ipidal. Sa kanya na may pupidal yun. Siguro pag nag 3 years old na siya. Yun. So, ganun na nga mga dudes. Okay lang maging simple. Okay lang na ang gamit ng mga bata natin, mga bagets natin, ay bigay-bigay lang muna. Saka na sila magpakabongga pag medyo malaki na sila. Or kapag nakapagtapos na sila ng pag-aaral at pag nagtatrabaho na, mas maganda yung ganon, di ba? Hindi yung ang bongga-bongga mo nga nung bata pa. Pagkatapos nung lumaki ka na, saka mo naman hindi mapangatawa yung pagiging bongga mo nung bata pa, di ba? So, ganun ang gusto naming mangyari kay Clyce. Gusto namin siyang palakihing simple habang bata pa at saka na lang siya magpakabongga kung nagtatrabaho na siya. Ganun ang gusto ko. Dahil kahit kami namang mga magulang niya, hindi rin naman bongga-bonggahan. Tingnan nyo naman ang cellphone namin. Lalo na yung tatay niya. Diyos ko. Ayun na nga, kasi kahit kaming mga magulang niya, hindi rin kami napaka-arte sa mga bagay-bagay. Lalong-lalo na pagdating sa gadget. Itong cellphone namin, pareho talaga kami ng tatay niya. Ako ang cellphone ko, tumatagal sa akin yan kahit hanggang 4 years. Hindi ako yung tipong palit ng palit. Kasi guys, status symbol lang yan. Diyos ko. Hindi ka hahangaan ng isang tao dahil palit ka ng palit. Hindi ganun yun. Hindi ganun ang buhay. So minsan, lalaitin pa tayo. Alam nyo, maraming mapanglain. Pakialam din naman nila kung merong taong palit ng palit, di ba, ng gadgets. Yung iba masyado lang din pakialam merong. Pero kaming mag-asawa talaga, tipo lang namin talaga, hindi kami yung talagang na-attract sa mga gadgets. So, umaasa kami na yung anak namin, ganun din. At ganun talaga namin siya palalakihin. At alam nyo ba yung tatay niya before? Sabi ko sa kanya, kailangan niya nang palitan yung cellphone niya. Kasi, alam nyo yun, halos hindi niya na marinig yung kausap niya. Kasi nga, ilang beses nang nabagsak. Sabi ko sa kanya, palitan niya na ayaw niya talaga.
nung ang ginawa niya, pinalitan niya ng battery. Pero nung pinalitan niya ng battery, ganun pa rin yun. Saka siya naniwala sa akin na kailangan niya ng palitan ang cellphone niya. O diba, grabe, grabe talaga yung asawa ko. Lagi ko ngayon sinasabi, minsan, pag nagbibiroan kami ng asawa ko, hay nako, saka na tayo magpakabongga kung katulad na tayo ni Jinky Pacquiao at ni Manny Pacquiao. Basta yun lang lagi kong binabanggit. Buti sana kung kasing yaman tayo ni Jinky Pacquiao and Manny Pacquiao. Basta parang laging ganun ang sinasabi ko. Bye! Amo! Oh, you don't have grief. Amo! Okay, you want more? Okay, bye! You say bye first to all people. Muna! Okay, I'll gonna give you. Bye! Come here! Oops. Okay, let's go. Go one more, let's go. Okay mga dudes, hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na video, huwag po sana kayong magsawang tangkilikin o suportahan ang aking channel. Mag-iingat po tayong lahat dahil alam nyo na may COVID pa. And always remember, embrace your struggles because you will shine when it's your season. Bye!